mga kapatid, mga kababayan, mga kalingap, mga kamalasakit. Ito po ngayon tayo guys sa ating tampok na video ngayon, ang health benefits ng abokado. Ito po ang ating abokado ay titingnan po natin. Bibigyan ko po kayo ng tips sa kung paano po ang pag-harvest at tignan natin kung pwede na po siyang. So ganito po ang kalaban niya. Po ay buwan ng Marso, malakas po ang hangin dito sa atin. So, kailangan po natin ay obserbahan ang ating mga abokado kung pwede na po natin itong i-harvest. Kasi po kung ito ay magpapatuloy, ang malakas na paghangin, mahulog ng tuluyan. Mas marami pa po tayong harvest na kakao na ating abokado ng mga nakaraang taon kung hindi po siya kalaban ng malakas na hangin amihan. Ito po guys, papakita ko sa inyo ang isang example. Hello mga kababayan, ito po ang example ng ating abokado na pwede nang i-harvest, kagaya po nito guys. Ito, pag meron pong mga violet na kulay dito mula sa ating tangkay, ay pwede na po yan, pwede na po tayong mag harvest ng abokado pag niya po. Kaya po, lakas po ng hangin, no? Ito pong isang to ay pwede na rin. Ayan. Mamaya po ay pag-usapan natin. So, kita niya naman guys, ang abokado, marami pong nagagawang produkto. Meron po nilalagay sa sabon, meron po nilalagay sa ang ating oil, abokado oil. Ayan. So, talaga pong maganda at maraming benefits ang abokado. Ayan guys, pwede na po na tayo mag-umpisa mag-harvest nito. Salamat po sa panonood guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe na at hit all the notification bell para updated kayo sa lahat ng ating videos. Ito guys, magdadala po tayo ng cutter. Ito. Ito po, pwede na itong itasin, ano po? Ito po, may napitas po tayo na abokado ngayong araw na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ito po ay alanganin pa. Ito po ay hindi mahinog. Ito po hindi pa magulang. Tatry lang natin. Kasi po ito ay nahulog ng kusa sa lakas ng hangin. Pero the rest ay yung magaganda, malalaki ay pinitas po natin yan. Yan sigurado pong mahinog yan. Lalagay nyo lang po yan sa bigasan. Kukulob siya sa bigasan. Siya po ay kusa ng mahinog. Mga ilang araw lang po yan ay mahinog na. And guys, marami pa po tayong mababalikan pag sila po ay gumulang na ng tuluyan. Marami pa po. Ito po, marami pa. Marami pa tayong mababalikan na bunga. Marami pa sana yan guys na bunga kung di nilipad yung mga bulaklak niya. Sa lakas ng hangin guys, nililipad yung mga bulaklak sa sayang. Sa kabilang puno naman ay ganoon din. Namumulaklak pa rin siya guys sa taas na yung abokado. May mga bunga na rin pa ilan-ilan. So hopefully yung mga bulaklak ay hindi mahulog. Yan po ang kalaban ng abokado yung bulaklak. At ang tip ko po dyan guys, huwag po kayong akyat sa puno ng abokado hanggat maaari dahil napakarupok po ng kanyang sanga, marupok. Madali po mabali. Okay, ito hindi pa po ito pwede oh. Wala pang kulay violet sa kanyang tangkay, huwag po muna natin kunin yan. So yan guys, tama-tama lang po yan sa ating consumption ang napitas natin. Kita niya guys, ayun oh, nahulog yung sanga sa sarupok niya. Sige guys, bababa na po tayo.
Salamat sa panonood, guys.